FTC Pagadian, dalawang beses. Ay, 3 times nga, madaling araw. Tapos 9 o'clock, tapos gabi. Yun, inaatinan yun. Galit na galit yung tatay ko eh. Kasi bakit na doon na daw kami tumitira sa simbahan. Uwi na daw kami kakain. Minsan din na umuwi doon sa simbahan kumakain. Kaya hanggang ngayon, ano pa rin siya eh. Minsan linggong-linggo nag-aaway sila ni mama ko. Kasi, uy, iwan mo yung tindahan. Nagalito ganyan. Walang babantay. Tapos siya magiinom. Kasi walang magbabantay, siya magiinom. Nagagalit siya. Sarado na lang yung tindahan. Siya naman magbabantay. Tapos minsan, huwi yung mama ko galing simbahan, nandun siya sa tindahan niya, nagbabantay, pero may katabing tanduay. Kaya, di ba, hanggang ngayon, pinagpipray namin yan na baguhin talaga siya ng Panginoon. Kasi wala naman tayong ibang hinahangad eh, na hindi lang dapat tayong maliligtas, dapat yung pamilya din natin. Kaya hanggang ngayon, pinagpipray namin yan, pamilya nga. Si Papa nga, dahil siya na lang talaga yung kulang namin eh. Tapos, lagi nga, dati nagsimba na yun eh. Ito, naalala mo na, testimony ko na yun dati na nag-try na yun magsimba, tapos bigla namang nakakita lang siya ng parang mali sa paningin niya, na yung, yan, nagsisimba, tapos ganyan, ugali, hindi lang magsimba. Ganon, kasi pag mga bagong kasi, konting konting mali mo lang. Kaya parang dahilan na nila, ayaw ko magsimba, ganun din naman ugali niya. Eh. Ayaw ko na rin magsimba dyan, ganun. Kaya, yun, na parang nabakstay na naman. Nga siya dati, nung nag-attend siya ng church, madaling araw, siya lang mag-isa, pumunta ng simbahan, nagulat mama ko eh. Ma-attend siya kasi, akala namin yun na yung totoong pagbabago ni Papa eh. Pero, nga, yun nga, dahil na-tisod, nakita nang may mali sa kapatiran, hindi na siya umatin hanggang ngayon. At sabi nga, di ba, never give up. Kaya salamat sa Panginoon, dahil hanggang ngayon, hindi naman kami sumusubo sa pagpanalangin sa Kanya. Marami naman kami nanalangin sa Kanya. At saka priority namin siya sa prayer namin kasi Papa namin siya. Siyempre, inaano namin na kasama rin siya na maliligtas, hindi lang kami mga anak niya. Kaya, tapos ngayon, medyo okay na siya. At ngayon, naiiwan siya sa tindahan na siya lang mag-isa na ano. Tsaka okay na siya, mga kapatid ko, tambourine dancer sa church, hindi lang umuwi, gabi na. Hindi naman siya nag-ano, pero minsan, pag nakakita nga ng sa mga kapatid ko, may mali na nag-aaway. Siyempre, nasa Panginoon nga naman, bakit mag-aaway-aaway, ganun. So, ayun na naman, nakikita na naman niya ng butas, nabukuna na naman niya na simba kayo na simba, tapos ganyan-ganyan, pari magali ninyo, gano'n. So, minsan napagpakasabihan ko din yung mga kapatid ko na dapat, kasi kailangan natin siyang maakay, tapos makikita ng Papa natin na ganyan pag-ugali. Kailangan pa rin. Diba? Kaya salamat pa rin sa Panginoon kasi hanggang ngayon, alam ko naman na babaguhin talaga siya ng Panginoon. Kasi,